ka na dyan. Eh, may gingang na wala ka ng trabaho. Ay, bye. Wala ka na makasimba doon. Pag sumimba ka pa, tulala ka na ganyan. Bakit tulala to si Ay, bye? Stress daw sa trabaho. Eh, di ba, palitan ng Panginoon ng mas maganda. Amen? Amen. Malay mo, makapag-asawa ka pa sa bago mong trabaho. Wala. As we conclude, when Abram took back all the possessions taken by the Eastern king, he has nothing in mind but to give it back to those who belongs it, never to take it for himself. And to me, it's a beautiful point of the actions of God in our lives. God is able to give back what others have taken from you. Amen? Yung kinuha sa iyo ng ibang tao, ng mga bad people, kaya ibalik yan ng Diyos. Kaya kang i-rescue ng Diyos, mga kapatid ko. Kahit na parang very powerful sila, God is able to give it back to you. Yung crush mo na kinuha ng isang ano, ng isang maldita, kaya ang palitan niyo ng Diyos ng mas matino na tao para sa iyo. Amen? Amen? Yung opportunity na nawala sa iyo dahil nagsimba ka kaysa sa ikaw ay nagtrabaho, kayang ibalik at bigyan ng Panginoon ng mas maganda yon kung sa kanya ka lamang magtitiwala. Amen? Si Lot, namatay yung kanyang mga anak, mga kapatid ko. Pero nung palitan ng Panginoon yung kanyang 10 anak, mas magaganda daw. At mas mga gwapo yung kanyang mga anak. Wala daw kasing ganda sa lupain. Nung palitan ng Diyos yung kanyang kamelyo, dinoble ng Panginoon. Nung palitan ng Panginoon yung kanyang mga baka, dinoble ng Panginoon. Nang pinalitan yung kanyang mga tupa, dinoble ng Panginoon. Dinoble lahat, mga kapatid. Because whatever you may lose in following and in obedience to the Lord, is able to give it back to you. Papalitan niya. Pero, kagaya ni Lot, kagaya ni Abraham, kagaya ni Job, sometimes you may have to go to through the crucibles and trust God through the crucibles that He will be able to see you through the pain. Lastly, mga kapatid, as we end itong Genesis 14, verse 16, you will see yung report dito. At inuwi niya ang lahat ng pag-aari at inuwi niya rin niya si Lot na kanyang kapatid at ang kanyang mga pag-aari at gayon din ang mga babae ng bayan. Verse 19, sabi ni Melchizedek na hari ng Salem, binaspasan niya siya na sinabi, pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos na may-ari ng langit at ng lupa. At purihin sa verse 20, ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay at binigyan siya ni Abraham ng 10th bahagi ng buong. What are we, as we close this study, what are we seeing here? And he blessed Abraham, saying, blessed be Abraham. Kita nyo, he blessed Abraham, blessed be Abraham. Repetition. By the God of the Most High, Creator of heaven and earth, and praise be to God the Most High who delivered your enemies into your hand. Ayun, anak, ikita niyo dyan. Whatever the successes of Abraham, it is because God first blesses him. Alam mo ang pagkakaiba ng understanding natin ng tithe and offering sa mga born-again Christians? Reverse sa kanila. Sa kanila, magbigay ka para pagpalain ka. The more you give, anya, yan ay seed money, yun ay seed. Palalaguin mo yan para sa karyan ng Diyos. Pamumungahin ng Diyos yan. Sa atin, hindi ganun ang understanding natin. Sa atin, pagpapalain ka muna ng Diyos, saka na i-re-require ng Diyos na ibalik mo yung bahagi ng pagpapala niya. Ang ibig sabihin, hindi ka i-re-require ng Diyos na magbigay ka sa Kanya hanggat hindi ka muna niya pinagpapala o binibigyan. Yan ang biblical understanding ng tithe and ng offering. And here sa chapter 14, klaro yan. Abraham was only able to give and bless other people. Why? Because first, he was first blessed by God, the Most High. Abraham did something for the king of Sodom. He took nothing. Lot did nothing, but Abraham gave him everything. Abraham did nothing to Melchizedek, but gave him something. Abraham was blessed by God first, because God is the giver of everything. Join me in reading this, mga kapatid ko. These are pages 187, paragraph 2. Everywhere men are unsatisfied. They long for something to supply the need of the soul.
only one can meet that one. The need of the world, the desire of all nations, is Christ. The divine grace which He alone can impart is as living water, purifying, refreshing, and invigorating the soul. Mga kapatid, so that in somewhere, somehow, we will be able to give a little. And until you are able to find satisfaction in Christ, you will clamor and you will crave to be satisfied with what the world can offer you, and you will find yourself disappointed again and again and again. When you get your new iPhone 11, you will be disappointed. When you get your Pajero, your Mitsubishi Montero, your Fortuner, nabili mo na yung subdivision mo, after a while you'll be happy, but then you'll be looking and longing for something else again. Until your heart is satisfied with Christ, the world will never satisfy your longing. You will always want to take something from Christ, because Christ is the only solution to the deepest longing of your soul. Kaya pala sabi ni Abraham, di ko kukunin niya. Ang mahalaga sa kanya, ang tunay na satisfaction, ang Panginoong Diyos. You can do that because Jesus Christ has paid everything for you. Ngayon, ang assignment niyo mga kapatid, this week, try to give. Try to be generous. And try to find your only satisfaction only in Jesus. Sabi mo, di bali nang wala yung opportunity na yan because I follow Jesus. Basta may Jesus. And your life will never be the same pagka nabago ang inyong attitude as long as you have the Lord Jesus Christ. Shall we all rise? We will be singing one of the most beautiful hymn ever written, Jesus. Dear Lover, kunin na lang natin yung sarili natin. Yung ating mga binibigay sa Kanya, sa atin na lang. Pagkatapos, dito naman sa chapter 14 verses 11, sinakop nga sila ng four kings, kinuha lahat ng kanilang mga goods, pati lahat ng kanilang mga pagkain, lahat ng food nila, no, mga kapatid. Sa verse 10, at magkakaroon na kayo ng idea, kung klaro ba yung kanilang mga pangangaral, may sense ba, may point ba, and I believe ang ating mga elders, sa pamumuno ni Elder Dario, ang isa sa mga pinakamahusay na nakilala kong mga elder na hindi pastor, na magagaling na mga mangangaral. Hindi mo biro yan. Hindi biro yan. Like, pag nakikinig ako sa kanila, I'm totally blessed. Sabi ko last week, no, greediness versus generosity, yung family versus fortune, these are all theologically founded, and these are all logical, these are all very practical. This is what the church should hear about. Pagka pinag-aaralan natin. Ang verse 1 to 16 ay mga battle reports. For the first, this has been reported before chapter 14. And here we were told na there are at least two groups of kingdoms that were battling against each other. Yung una ay sa chapter 1 to 4, yung Eastern Kings versus Western Kings, round 1. Yung verses 5 to 12, round 2 ng Eastern Kings at saka ng Western Kings. Yung verses 13 to 16 ay yung Abraham versus the Eastern Kings. And later on, ikukwento ko sa inyo yan dahan-dahan. Sa verses 17 to 24 ay iniulat sa yung kanyang pamangkin na si Lot kasama ng kanyang lahat ng mga livestock, lahat ng kanyang mga gamit at lahat ng kanyang buong sambahayan ay dala. Abraham was able to recover them all. So when he was coming back, makikita niya na yung record ng nangyari sa verses 17 to 24, kung saan siya ay sinalubong ng King of Sodom. At for the first time also, ay si Melchizedek was introduced to us sa Bible. At pinakita yung conversation nila between Abraham, King of Sodom, and Melchizedek. And later on, pakikita ko sa inyo yung detail niyan, but I'm showing you the big picture of the chapter. Sa verse 17, King of Sodom meet Abram. Sa 18 to 20, Melchizedek blesses Abram. And sa verse 21, King of Sodom demanded something from Abraham. Yung ending ng chapter was the reply of Abraham. Let's go little by little sa text natin ngayong hapon, mga kapatid ko. Genesis. When you go back to sa sermon ng Elder Kaha, nung nakalipas na linggo,
ay makikita nyo na si Lot sa Genesis chapter 13 ay pumili ng kanyang lugar. Okay, makikibalik mga kapatid ko yan. Pumili kahit siya ng kanyang lugar doon sa malapit sa Sodoma at saka sa Gomorrah. Alright? Malapit dun sa Sodoma at Gomorrah. Sabi dito sa 13, buksan niyo po yung Bible ninyo dahil I believe makikita ninyo ng klaro yan. Genesis 13 verse 10. At itiningin ni Lot ang kanyang mga mata at natanaw niya ang buong kapatagan ng Jordan na pawang patubigan na magaling sa magkabi-kabila. Kung pasa sa Zoar bago giniba ng Panginoon ng Sodom at Gomorrah ay gaya ng halamanan ng Panginoon gaya ng lupain ng Ehipto. Kaya sabi dito, si Lot ay pinili para sa kanyang sarili ang kapatagan ng Jordan at napunta doon sa bahagi ng East. Humiwalay siya kay Abraham. Dito makikita nyo na iniulat din kung saan nagtayo ng kanyang tirahan itong si Lot. Ito ay nasa verse 12 ng Genesis 13. Ito po mababasa natin. Tumahan si Abraham sa lupain ng Kanaan at si Lot ay tumahan sa mga bayan ng kapatagan at inilipat ang kanyang tolda katabi sa Sodoma. Sa 13 verse 12, makikita natin na si Lot ay nagbahay malapit sa Sodoma. Okay. Yung sumunod, pagdating na ng chapter 14, mga kapatid ko, ay may makikita kayo dito na ibang nangyari kay Lot sapagkat ang report na sa chapter 14, kung babasahin niyo mga kapatid ko, chapter 14, sige, medyo nakakagulo na yung mga tao natin. Pumili ka na lang saan mo gusto na tumira. Kung kakanan ka, kakaliwa ako. Kung kakaliwa ka, kakanan ako. Kung didiretso ka, tatalikod ako. Kumbaga, yung matanda na, na tito niya, siya na ang nagbigay. Although hindi ito usual practice ng Near Eastern Patriarchs. Pero out of Abraham's generosity, sabi niya, pamangkin, ikaw na pumili. Kung pilihin mo yung kanan, kakaliwa na lang ako. Alright? Nung sa Genesis 13, nakita daw ni Lot na yung kapatagan ay maganda at may ilog. At nakita niya pa na malapit sa Sodoma, one of the developed city during that time, so pinili niya yung maganda, maraming damo, the greener pasture. Pinili niya yung mas magandang lugar, kaya si Abraham natili doon sa kagubatan, doon sa mga bukid ni Mamre. Ang nangyari, sa ulat sa chapter 13 verse 12, si Lot, nagtirik siya ng tolda near Sodom. Malapit lang muna sa Sodoma. Wala pa siya doon sa loob ng Sodoma. Pagdating ng chapter 14, ang ulat na sa atin ng banal na kasulatan, siya ay naninirahan na sa loob ng Sodoma. And so when Sodom, together with the nearby villages and kingdoms were raided by the eastern countries na nakalaban ng mga western countries kasama ang Sodom, yung five kings ng Sodom at sa kanyang mga katabing mga cities, si Lot na naninirahan umano sa loob ng Sodoma ay tinangay na kasama niya. Now we will stop this for a while and look closely sa implication nito. Chapter 13, nasa labas pa siya. Chapter 13, kasama siya ni Abraham. Later pumili siya ng mas malapit doon sa Sodoma. Humiwalay siya kay Abraham. Pagkatapos, sa chapter 14, nasa loob na siya ng Sodoma. Tama pala yung kanta. Nagsimula sa patikim-tikim, inilit kong gustuhin. Dito nagsimulang lumalim, kaya ngayon ang hirap tanggalin. Kapatid, from the record of the Bible, we will be able to gather some important practical spiritual lessons. Ang kasalanan ay hindi agad-agad malaki ang ginagawa ng isang tao. Nagsisimula siya sa kanyang dahan-dahang pag-usod, inch by inch patungo sa kasalanan at palayo naman sa Diyos. Parehas yan, magkasabay ang nangyayari. Yung dahan-dahan kang lumalayo sa Diyos,
dahan-dahan kang lumalayo sa church, dahan-dahan kang lumalayo sa Bible, dahan-dahan kang lumalayo sa pananalangin, dahan-dahan na nasa church ka na, nagpe-Facebook ka pa, ano ba't yung mga social media na yan? Kahit na Sabado, hindi mo tinatantanan, dahan-dahan lang yan. Sabihin niyo sa katabi niyo, dahan-dahan yan. Hindi yan biglaan. Hindi bigla ang nangyayaring bad agad. Hindi bigla ang nangyayari na napapahiwalay ka kaagad. Hindi biglaan yan. Sabihin niyo ulit sa katabi niyo, dahan-dahan yan. And sometimes people will say, maliit lang naman yan. It will not matter much. Nagsisimula yan sa maliit pero papunta din yan sa malaki until finally, as what the Bible has recorded, itong si Lot, mga kapatid ko, nasa loob na din pala siya ng Sodoma. Paano siya nakarating dun sa loob? Eh sa simula ng Genesis, ang record sa kanya, kasama niya ang Abraham. Kasama niya ang patriarka, kasama niya ang pastor, kasama niya yung maglilig sa kanya sa Panginoong Diyos. Pero dahil nga priority niya yung kanyang mga tupa, yung kanyang mga baka, priority niya yung magandang Sodoma, priority niya yung green land, green pastures, priority niya doon na merong ilog doon, may tubigan doon. Di bali nang mapalayo siya kay Abraham, ang mahalaga guminhawa ang kanyang kabuhayan. Dahan-dahan. Pag-iingat kayo mga kapatid. Pag-iingat kayo ha. Yung pagiging sinungaling, dahan-dahan lang din yan. Yung pagnanakaw, dahan-dahan lang din yan. Yung pagiging maldita, dahan-dahan din yan. Yung paggawa ng masama, dahan-dahan lang din na nangyayari. Pero yung mga maliliit na na-accumulate sa atin, dahan-dahan tayong lumalayo sa Diyos, dahan-dahan naman tayong napapalapit sa Sodoma. Until one day we realize, we woke up, naroon na tayo sa Sodoma. Alam mo, merong tinatawag na Pandja sa Thailand, Laos, Cambodia, sa mga Southeast Asia. Ito ay, sa English, ay the breaking of the elephant spirit. Dahan-dahan ang gagawin nila, mga kapatid, sa baby elephant, pagka siya ay mga edad na, na mga 5 to 7, yung baby elephant pa, ang gagawin sa kanya, mga kapatid ko, ay ilalagay siya sa isang lugar, itong parang ganitong picture na to, na hindi siya makakagalang. Hanggang hindi niya sinusunod yung nagtitrain sa kanya. May mga time din na itatali lahat ng paa niya. Itatali lahat ng paa niya. At hindi siya pagagalawin nang nagtitrain sa kanya hanggat hindi ginagawa o sinasabi nung nagtitrain sa kanya. Later on, lalagyan na siya ng tali. At yung tali na yon ay sobrang higpit, hindi siya makakagalaw ng malayo at ang gagawin niya ay magsisirkle lang siya doon sa maaabot ng tali niya. Later on, pagka medyo malaki na siya, at pagkatapos ay dahil may kadena siya, nakaset na sa mind niya na hindi siya pwedeng lumayo o lumakad mas malayo kaysa doon sa kadena niya kung hindi siya ay mababartulina. Bababalik siya dito sa pagkakakulong niya na bartulina na ganyan. So, nagkaroon na yung elephant ng mentality habang lumalaki siya na kahit karayo yung sinulid na lang yung nakatali sa paa niya, sa poste, hindi na din siya umaalis. Doon lang dapat siya, hindi siya pupunta sa iba hanggang hindi siya ginaguide o hanggang hindi siya tinutulungan o nililid ng nagtitrain sa kanya. Dahan-dahan nangyayari yan. Hanggang malagay na sa isip mo na na-stuck na sa isip mo, ganito na ako, ganito na yung mangyayari. Na-anticipate mo na lahat kahit wala ka ng tali, na-condition na yung isip mo na hindi ko kaya itong tukso na to, masyadong malaki to, ano na to, talagang ganito na ako, ito siguro yung kahinaan ko, kakantahin mo na din yung kanta ni Era, pagkat ako ay tao lamang. Ang tao ay marupok, kay daling lumimot, sa Diyos na may lalang, siya ang nagtulog. And so, yan ang nangyari kay Lot, mga kapatid. Dahan-dahan. Ano sa kapampa, sa ilo?
Because Christ is the only solution to the deepest longing of your soul. Kaya pala sabi ni Abraham, di ko kukunin niya. Ang mahalaga sa kanya, ang tunay na satisfaction, ang Panginoong Diyos. You can do that because Jesus Christ has paid everything for you. Ngayon ang assignment niyo mga kapatid, this week, try to give. Try to be generous. And try to find your only satisfaction only in Jesus. Sabi mo, di ba ninang wala yung opportunity na yan because I follow Jesus? Basta may Jesus. And your life will never be the same pagka nabago ang inyong attitude as long as you have the Lord Jesus Christ. Shall we all rise? We will be singing one of the most beautiful hymn ever written, Jesus Christ.